kwentuhan muna tayo mga kasakto ang ating timeline at news feed. Nako, ay punong-puno po ng mga istorya, mga post, mga photos. At minsan nga po ay may mga nag-a-unfriend pa. May mga nagbabardagulan pa tungkol sa halalan. Eh pero wag po natin kalimutan na bago po sa Lunes, eh may Linggo, May 8. At yan po ay araw ng ating mga minamahal na ina. Mother's Day po sa Sunday. Kaya naman, take time para i-enjoy ang extra special day na ito. And this morning, para po sa ating Sakto Spotlight, makakausap po natin ang isang nanay na napakarami ang roles na ginagampanan. Farmer din siya at isang mompreneur. And recently ha, isa pa niyang achievement ay ang maigapang pa niya na siya ay makagraduate sa college at 36. Kaya naman, let's all welcome ang mommy ni na Pia, Miggy, and Cash, ang wise na misis na si Neri Naig Miranda. Magandang morning, Neri, and welcome to Sakto, Mommy Neri! Magandang morning po! Hello! Ay, nako, hello, hello sa'yo. Nako, happy Mother's Day! Ako nang unang bubati sa'yo, Neri. Eh, sa yung recent achievement na pag-graduate mo ng Business Administration, tama ba ako? Opo. Congratulations naman! Paano mo ba minanage ang iyong time? Diba? Kasi syempre, yan ang kailangan meron ng isang nanay, pagbabalanse ng oras. Oo nga, laging po yan sinatanong sa akin, paano mo nagagawa lahat yun? Oo. Gusto ko man sabihin na yung time management, pero hindi pa rin ako magaling eh. Di ba? Parang kahit sabihin ko, sino bang marunong dyan, turuan nyo rin ako. Kasi ako, mas dami kong ginagawa, nahihirapan din ako. Pero ang masasabi ko lang, tamang pagsischedule lang po talaga yan. Uh-oh. Ako, mahilig ako magsulat ng mga things to do ko, gabi pa lang ginagawa ako na yan. Tapos yun, may pang everyday ako, may pang 1 week, may pang isang buwan, tapos may mga pang isang taon at pang 5 years. Talagang isinusulat ko talaga yan. Doon ko mas gusto kong mas organize ako na may timeline ako. Tapos ina-assess ko yung sarili ko every month kung naging productive ba ako nung buwan na yon o hindi. At kung ano pa dapat kong i-improve sa sarili ko. Kasi yan ang kailangan ng mga superpowers ng mga nanay talaga eh. Para maging super tao ka, sabi nga ni Mariel Padilla. Lagi niya yung sinasabi sa akin, kailangan yung meron kang 24/7 na love and care na binibigay sa iyong asawa, tapos may anak pa, tapos magbabudget ka pa, tapos time management, tapos self-love, di ba? Eh ito lang, nagka-pandemya tayo. At meron ka pang baby, paano mo nagawa ang lahat ng ito, tapos nag-aaral pa? Yun nga po, siguro dahil din meron akong supportive husband. Malaking bagay yun. Natulog ngayon kasama ng mga anak ko. Siya nagbabantay. Opo, may work siya last night. So bumabalik na talaga yung mga trabaho ngayon. But anyway, yun, isa yun. Meron akong napaka-supportive husband. And dahan-dahan, hindi naman ano, kasi supposedly dapat last year pa po yung graduation ko kung tagampak. Pumasa ako nung time na yun. Pero nabuntis po ako. So sabi ko sa dean, hindi po talaga kaya ng hormones ko gumawa ng thesis. Talagang baksak talaga yung ano ko. Acceptance is also important. Oo, sabi ko, pasensya na po. Eh kasi last year, tatapos ko na po yung defense ko. Tapos bilang, okay, everything you said, Neri, sulat mo lahat yan, ayun yung thesis mo, ganyan-ganyan. Nung magsisimula na ako, parang iba yung pakiramdam. Yung pala, buntis na ako. So sabi ko, hindi ko na kaya kasi yung hormones ko talaga baksak, tas ang taray-taray ko pa noon. So talagang iba. So yun, nagagawa ko siya. Tulong ng mga kasama. Ito din, kailangan nyo din i-accept na hindi natin kaya lahat as much as we want to, di ba? So kung meron kayong angel sa bahay, okay lang. Ibigay nyo po, kung meron kayong in-laws or mga kaibigan or sabihin na natin, may mga kakatulong sa bahay ninyo. Mm-mm. It's okay to breathe na ibigay nyo muna kahit an hour lang yan. Kasi kung ganun tayo, we need to recharge. Hindi, babaksak tayo. At ang nanay, kapag bumaksak at nagkaroon ng sakit, ay good luck ang bahay. Totoo. Bakit nga ba ganun? Ano? Kaya kailangan talaga meron din time. Mommy, saan yung ganito? Di ba nasa labas ka na ng bahay, tatanungin pa? Parang ako talaga doon ako nahihiwagahan sa special talent ng mga nanay. Eh. Pag tumawag yung anak, mama, nasan yung ganitong laruan ko? Di ba? Parang hindi sila sigarito, di ba? Oo, tapos ako sasagot,
nak, nandito yun sa kaliwang cabinet, pagbukas mo, nandun yun. Tapos tama nga, pagbukas, nandun, di ba? Hindi ko rin alam paano natin nagagawa yun bilang mga nanay, eh, di ba? Pero nitong nagka-pandemya nga tayo, ang daming nangyari, ang daming emosyon, para ang daming kinaharap ng nanay. Hindi tayo sanay na 24/7 nakakasama natin yung mga anak natin, lalo na yung mga nag-aaral na, di ba? Tapos yung asawa natin, ganun na. Ganun din, parang hindi ka sanay na kasama mo siya ng matagal na panahon. Tapos nagkakabwisitan na kayo. Oo, nagkakabwisitan na, ang daming nag-post noon ng mga nanay na umiiyak, 'di ba? Hindi na kinakaya. Ano yung inspirasyon na pwede mong ibahagi sa kanila, Neri, na ginawa mo, na sa palagay mo ay nag-work at pwedeng magsilbing ano din, inspiration to other moms? Siguro kailangan yung talaga ng breathing space, yeah, sa inyong dalawa, 'di ba? Kami meron kaming lugar talaga dito sa bahay na may room talaga kami. Kasi ang hirap na lagi kayong magkadikit, 'di ba? Tapos very opinionated pa kaming dalawa, so magka-clash kami. So kailangan yung mayroon kayong ginagawa ng kayo lang at may ginagawa din yung asawa. Huwag kayong lagi magkasama. Diba? You need to grow. Kahit labas lang ng bahay, eh, di ba? Kung walang extra space sa bahay, labas lang, doon lang sa may garden ka, mag-gardening ka, di ba? O kung meron siyang kausap o may naglalaro siya ng PlayStation whatsoever, okay lang dyan siya, di ba? Ikaw naman, do something else na hindi siya kasama. Kasi at least recharge talaga sa atin na, ay, salamat, okay. Kung lagi-lagi kayo magkasama, talagang, di ba sa work nga lang, I mean, pag everyday kayo magkasama, magkakabusitan kayo. Eh nga, yung nagka-pandemic, pare-pareho pa kayo. Tapos minsan, taas pa ng mga emosyon. Tapos di ba makalabas, especially yung kids, di ba? Ang ingay ng bahay. Ah, sigawan ng sigawan. Parang, Diyos ko, kailan na ba kayo papasok sa school? di ba? Tapos yung sabay-sabay pa silang magre-reklamo. parang gano'n. So, anyway, so kailangan nyo lang talaga ng time for yourself. At it's okay na hindi kayo lagi magkasama ng asawa mo. Mm-mm. Kasi pag magkasama naman kayo, parang iba naman, parang ay, may kilig factor, may excitement na may kukwento kung may bago about you or may nakita ka. So at least gagawa ka ng ways for yourself and para sa inyo as a couple and of course as a family. Isa rin sa mga natutunan natin nung time nung pandemya talaga, yung sinasabi nga nila yung merong side hustle. Yan ang term ng mga millennial, eh, di ba? Yan, ikaw millennial mom ka, eh. Di ba? Parang yung side hustle na kahit for mommies, ano yung mga tips na may bibigay mo pagdating sa pagpasok ng negosyo? Yung madali lang, ha? Yung habang syempre minamanage yung household. Ako dati nakayanan ko lang magtinda ng ice candy, eh. Ako po kasi dami nagtatanong sa akin, especially yung mga kunwari pag nasa restaurant ako, ano ba maganda, ganito, ganyan. Sabi ko, as much as gusto kong sabihin na ito madali for me, it doesn't mean na madali for you. True din naman. Magsuswak sa'yo. Kasi ang lagi ko tinatanong, ano ba ang kaya mong gawin? Kasi syempre, sabi mo, I'm passionate about this. O sige, passionate ka about this, pero kaya mo ba? May skill ka about nung kung ano man yung gusto mo i-push, di ba? Passion plus skill, o ano ba yung expertise mo? Dapat alam mo gumawa. Like for example, sabi niya, ay, mahilig akong kumain ganito. O marunong ka ba magluto? Mm-mm. Diba? Kung gusto mong i-push na magbenta ng ganito. So, dapat kailangan alam mo gawin. Mm-mm. Kasi ako natutunan ko, kapag umalis ng staff mo, at least ikaw kaya mo. Diba? Kaya mong gawin. Totoo. Hindi yung staff mo, hindi magmamalak sa'yo, you need me. Parang gano'n. So, at least kaya mo. And bilang leader, at bilang ikaw may employer, dapat ikaw yung alam mo lahat kahit pag paglalampaso ng dapat ikaw at mo pag umalis sila, you know, and paano i-explain sa kanila kung dapat gawin, dapat ikaw yung mas nakakaalam. Yun, tapos doesn't matter naman kung ngayon ka magsisimula, yung iba kasi ikaw kasi ngayon nasimulan mo na, blah blah blah. Hindi, ang mahalaga, alam mo nga kung saan ka nag-excel, then research, di ba? Pag-aralan mabuti. Pag-aaral, opo. Mm-hmm. Kahit mahanap mo na yung negosyong para sa'yo, kasi you need to upgrade it, tapos updated, saka innovated, di ba? Kapag relax ka lang dyan, naku, maiiwanan ka. Dapat willing to learn ka everyday at hindi ka mayabang na, alam ko na yan, di ba? Dapat marunong kang makinig sa mga tamang tao. Tamang tao, importante yan. At ngayon nga nabanggit mo, parang ang dami mong negosyong pinagkakaabalahan, Neri. Ano-ano ba ito? Bukod sa restaurant, may tuyo.
Yes po, may mga restaurants ako, tapos may bubuksan pa rin. Ano ba, pasensya na po kung sino hindi ko masasabi. Meron ako Amare, La Cocina, dito sa Tagaytay, tapos meron na rin po kami sa Paseo Santa Rosa, Laguna. JT's Bulalo, Lime and Basil Baguio, Titok Tagaytay, nearest na sa Secret Garden, Jeju Samyup, sa Cebu naman po yun. Tapos meron na kami Derma Clinic dito sa Tagaytay. May Extraordinary Salon naman po kami. Tapos Neri's Gourmet to You nga po and Crab Paste. Very Neri Beddings, Very Neri Sleepwear, Very Neri Weddings, ba? Tama, Beddings and Terra. Nalilito ka na sa dami. Tapos may Miranda's Rest House po, Miranda's Beach Condos, Miggy's Condo na rin po soon. Yun po yung naalala ko. Pero yun, nakalimutan mo pa yung iba. Ikaw lang ang negosyante, kakilala ko sa dami. Nakalimutan na yung iba. Kasi baka may mga hindi ako masabi. Baka magalit yung mga ibang partners ko. So paano daw, Neri, may nagtatanong, paano mo daw bahatiin ang iyong katawan? Pag ganito ba o pag ganito? Hindi po, meron lang talaga ako ang lagi sinasabi. Pagkagising mo, dapat alam mo kung ano ang task mo, kung ano ang ataw nito, gagawin mo. Kung magiging negosyante ka for today, negosyante ka ngayon. Then sasabihin mo sa asawa mo or mga angels mo, okay, may gagawin ako ngayon. Huwag niyo ako istorbohin. Oo. And then pag sinabi kong housewife ako or mommy ako ngayon, yung staff ko, huwag niyo akong guguluhin. Ang focus ko na sa mga anak ko. Pero priority ko, pamilya ko syempre, especially mga anak ko. Pag sinabi ng anak ko, kailangan ako, sorry, kailangan ako ng anak ko. Oo. Yun naman. So you should know your priorities po. Yes. Yun at yung asawa mo, kahit natutulog na pagod eh. Ayun, pag ano naman si Chito po, pag meron siyang ano, pag meron siyang work, ang ginagawa ko naman, wag, kasi si Miki, kasi gusto niya nakikipaglaro sa tatay niya, ay talaga lamang kasi mga parkour, yung mga wrestling kasi yung gusto ko. Siyempre. Takbukuhan, pang lalaki talaga. So, ang ginagawa ko kaysa anak ko, teka dito ka muna anak, matutulog si daddy. So, respetuhan naman kami mag-asawa ng oras na dapat dyan ka muna. Parang kahapon, sabi niya kailangan niya matulog kasi may trabaho siya, kailangan niya yung boses niya. Siyempre. Plus ko yung anak ko muna, pinatulog ko muna siya doon sa man cave niya. Kami naglaro ni Miggy. So parang sabi ko, wala muna akong ano. Ang ganda nun, ano, merong man cave. Tapos merong lugar din para kay nanay. Importante yun. Ay, she shed ako. Me time. Kaso ginawang playroom kasi may mga kids. So parang sabi ko, shock, sana kung magkakaroon ng room. Tapos sabi ng anak ko, this is your room, mom, yung masters. Oo nga, room ko nga to. Eh, nandito naman kayo lahat. So, ang ingay-ingay. So yung TV, hindi ko rin hindi ako makapanood kasi may gusto sila. So paglilipat naman ako sa... Hahanapin ka susunod naman. Susunod naman sila. Para susunod. Para sila mga ducklings na ganyan. Sipos, ang gaya. So, parang at least ano. Pero pag naghingi naman po ako ng time, out or day of kay Chito. Sabi ko, pwede kailangan lang. Kahit 3 hours lang, kukunin naman niya, dadali naman niya sa playground yung mga bata dito sa subdivision. So parang ano naman kami bigayan. Totoo. Ang galing naman talaga. Mensahe mo na lang, Neri, para sa mga mothers ngayong parating na Mother's Day and of course sa iyong nanay din. Maraming salamat po. Happy Mother's Day po sa ating lahat. At kahit sa lahat ng mga tumatayong nanay, di ba, sa mga single mom, or kahit single dad, yan, Happy Mother's Day po. Basta nag-aalaga tayo ng mga bata, ng mga mahal natin. Nanay po tayo sa mga puso ng mga bata. Happy Mother's Day po sa inyo. And wag po tayong, alam ko nagre-reklamo tayo, lalo na yung pandemya. Okay lang yan. Reklamo nyo lang, isulat nyo lang lahat, pero huwag natin, huwag na natin i-rant sa mga kids. Syempre, hindi naman nila kasalanan sa nangyayari. Pero, hinga lang tayo. Kung wala man kayo sinasabi kung man cave or she shed, banyo. Dati banyo ako, ilalak ko lang. Tapos 1 hour lang ako doon para lang maka-relax lang. Kaya niyan, hingi lang tayo ng sabihin lang natin sa asawa natin o kung sino man. Kahit mga kids, ang mga kids na iintindihan po nila yan. E-explain lang natin sa kanila na kailangan ng nanay, ng ganito, para makapagpahinga at malaro natin, may energy. Huwag natin sisigawan na, basta. Parang gano'n. Communication is the key, sabi niya. Patience lang. Yeah, patience. Explain, mahabang diba? Pasensya. Sobrang, kung mahaba na po yung pasensya nyo sa asawa ninyo, mas habaan nyo pa ang pasensya nyo sa mga kids. So, yun lang talaga ang maano ko. At
mas matututo tayo sa mga bata na, alam niyo po yun, yung parang minsan, ay, gugulat ko. Mas, parang tinuruan ako ng anak ko. Oo, ng ganito. Totoo yan. Naku, happy Mother's Day sa'yo, Neri. Happy Mother's Day din po! Maraming salamat. Ikamusta muna lang kami kay Chito. Nakasalubong ko sa noong isang araw dito sa hallway sa ABS eh. Opo, secret pa lang yun, hindi pa pwede. Ano ba yung nasabi ko? Basta nakita ko siya banda doon sa labas ng Quezon City. Ayan, maraming salamat. Nag-deliver lang ng pagkain. Nagdala ng tuyo sa akin. Maraming salamat, Neri. At magkita tayo soon dito sa ABS-CBN. Maraming salamat. Good morning. Happy Mother's Day.